Hello po. Ako nga po pala si Nick. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang totoong storya ko na nangyari sa isang boarding house na tinutuluyan ko at ng girlfriend ko noon. Sisimulan ko na sa pagsabing medyo may kalumaan na yung boarding house na yun. Sa pagkakatanda ko, ipinamana ng mga magulang ng may-ari yung bahay. Ipinamana raw yun sa dalawa nilang anak. Pero nung nandun kami, isang anak na lang nila ang naninirahan kasama ng kanyang pamilya. Bale, sila na ang naging landlord at landlady namin dahil pumanaw na rin ang mga magulang nito. Isang palapag lang yung bahay pero palapad ang disenyo, kaya malaki na rin. Yung kwarto namin ay malapit lang sa kusina. Nakapagitna yung CR sa dalawa pang kwarto. Bali yung isang kwarto ay ang may-ari ng bahay at yung isa naman ay hindi matukoy kung inuupahan pa ba. Magdadalawang buwan na kaming nakaupa sa boarding house na yon nang may napansin kaming kakaiba ng girlfriend ko. Mag-uumaga na yon, mga bandang alas tres, nang magising yung girlfriend ko kasi naiihi daw siya. Hindi na niya ako ginising kasi mahimbing pa daw ako sa pagtulog. Kinaumagahan, nang magising ako kinausap ako ng girlfriend ko. Ang sabi niya, may nakita siyang isang napakalaking matanda na medyo matangkad na nakatayo sa bandang pintuan ng kusina paglabas niya sa kwarto. Gulat na gulat daw siya nung makita niya ito pero hindi na lang niya pinansin kahit medyo kinakabahan siya dahil nakatitig daw ito sa kanya. Dumiretso na ang girlfriend ko sa CR pero napaisip siya dahil ngayon lang daw niya nakita yung lalaki doon sa bahay namin. Sabi ko sa kanya, baka bisita ng may-ari. At sinabi ko pang kalimutan na lang niya yon. Naisipan na lang namin na maghanda at maligo na at baka malate pa kami sa trabaho. Papunta na kami sa CR no nang mapansin namin na parang may tao sa kabilang kwarto malapit sa CR na parang nag-uusap. Nakatayo lang ako sa tapat ng kwartong yun dahil pinauna ko na yung girlfriend ko na pumasok sa CR. Habang nakikinig ako sa nag-uusap sa loob ng kwarto, napansin kong parang paipit ang pagsasalita ng mga nasa loob habang nag-uusap. Pero maririnig pa din mula sa labas yung boses na parabang nagtatalo ang mga yon. Maglilimang minuto na ako nakatayo doon nang magulat ako nang makita na yung pintuan pala ng kwartong iyon ay nakakandado mula sa labas. Sa isip ko, paano nagkaroon ng tao sa loob? At sino? Sino yung mga taong naririnig kong nagtatalo kanina pa? Hindi ko malaman ang mararamdaman ko sa mga oras na yon nang bigla akong hinila ng girlfriend ko papasok ng CR. Hindi mawari ng girlfriend ko ang ekspresyon sa aking mukha, kaya sinabi ko sa kanya ang natuklasan ko. Hindi rin makapaniwala ang girlfriend ko kaya mabilis kami nag-ayos ng sarili. Papasok na kami sa trabaho noon nang mapansin naming may isang babaeng medyo kaedad lang namin. Maganda at matangkad siya. Nagkatinginan kaming dalawa ng girlfriend ko nang makita siyang pumasok sa kwartong katabi ng CR. Pero bago siya pumasok doon, ay napatingin siya sa amin at nginitian lang kami. Agad kong kinabig ang girlfriend ko at naglakad na kami palabas ng bahay. Lumipas pa ang ilang araw
ay ganoon pa rin ang naririnig namin mula sa labas kapag tumutungtong kami sa pinto ng kwarto malapit sa CR. At yung matandang lalaki naman ay paminsan-minsang nakikita rin ang girlfriend ko sa pinto ng kusina. Pero katakatakang hindi namin ito nakikita kapag umaga. Isang hating gabi, naalimpungatan ako dahil sa mga tunog na nanggagaling sa kusina. Parang may naghihiwa ng kung ano-anong bagay. Para bang nagluluto. Sabi ko sa sarili ko, sino pa bang magluluto ng ganitong 10 oras na ng gabi? Lalabas sana ako ng kwarto para tignan kung sino ang nandoon sa kusina. Nang nakaramdam ako ng matinding kilabot nung mapansin ko, parang patay naman ata ang lahat ng ilaw sa kusina. Mapapansin mo naman kung bukas ang ilaw sa may kusina. Dahil iisa lang naman ang bintana namin at ng kusinang yon. Kaya dali-dali kong ginising yung girlfriend ko para malaman niya ang nangyayari. Agad naman itong umupo sa gilid ko at nagtanong kung ano ba ang nangyayari at bakit ko raw ba siya ginising. Ang sabi ko naman, tumahimik muna siya at tumuro ako sa direksyon ng kusina. Nakiramdam siya at napansin din niya ang ingay na nagmumula sa labas. Nanlaki ang mga mata niya dahil alam niyang walang ilaw doon sa may kusina. Tumayo kaming dalawang magkahawak ang kamay at pumuwesto kami sa gilid ng bintana. Dahan-dahan ko itong binuksan para masilip namin kung ano man ang meron sa kusina. Nakagawa kami ng kaunting siwang doon at mula sa sinag ng buwan, mula sa nakabukas na bintana sa kabilang bahagi ng kusina, ay nakita namin ang isang matandang babaeng napakahaba ng buhok na nakatagilid sa amin. Hindi pa namin ito nakikita sa bahay. Kaya nagtaka kami dahil bakit gabi na ito nagluluto at hindi pa binubuksan ang ilaw. Maya-maya pa, bigla itong tumigil sa kanyang ginagawa at biglang napalingon sa amin. Kaya't sa pagkabigla ko ay agad kong sinara ang bintana. Napasapo kami sa aming dibdib at dali-dali kaming bumalik sa higaan. Halos nanginginig na sa takot yung girlfriend ko kaya niyakap ko na lang siya para maibsan ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, nakita namin yung landlord namin nakausap yung babaeng maganda na pumasok doon sa kwarto malapit sa CR. Nakita namin na nakaimpake na ang mga gamit nito. Yung iba nga, nakasakay na sa tricycle. Nang makaalis ang babaeng ito, nagtanong kami sa landlord namin kung bakit umalis na yung babae. Sabi ng landlord namin, sa Davao na daw ito magtatrabaho. Kaya lilipat na rin daw ito doon. Habang nag-uusap kami ng landlord namin, agad sumingit sa amin yung girlfriend ko. At nagtanong rin habang tinuturo yung picture frame na nakasabit sa gilid ng kwartong iyon. Tinanong nito kung sino ba ang mga yun. Agad naman itong nilingon ng landlord namin at sinabing yun daw ang mga magulang niya na nasa litrato. Mga 9 na taon na rin daw noong pumanaw ang dalawa. Nauna raw ang kanyang ama at sumunod naman daw ang kanyang ina na nagkasakit dahil sa sobrang katandaan. Pagkatapos namin itong marinig, nagtaka ang landlord namin sa reaksyon ng mga mukha namin ng girlfriend ko. Pero nagpaalam na lang kami para umalis. Habang naghihintay kami ng tricycle papasok sa aming trabaho, ay nag-uusap kami ng girlfriend ko na hanggang ngayon ay takot na takot pa din pag naaalala niya ang mga pangyayaring yun. Dahil ang nakita pala niyang matandang lalaki at ang matandang babae na nakita namin sa kusina
yun yung mga yumaong mga magulang ng landlord namin. Maraming salamat kay Nick sa pagpapadala ng nakakakilabot na kwentong ito. Kahit nung binabasa ko ito ay hindi ko maiwasang mapalingon sa aking likod sa takot. Kaya kung nais niyong magpadala ng sarili niyong karanasan ay maaari mo akong i-message sa ating Facebook page na ScreamPH Official o kaya sa ating email address na screamphofficial@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.